Hello po, good day po muli sa mga viewer natin dyan. Ito, si Beach Bata, muling nagde-demo or magre-review ng isang distributor. Ayan po, pagmasdan ninyo. Ito po ay Mitsubishi 4G13 Syncet na Lancer. Okay. Ayan po. Ngayon ay bubuksan natin siya. Tignan natin yung mga component. Distributor cap. Ano po? Sunod po, nanggalin natin ng rotor. Nakalas ng rotor. Ayan po, makikita natin ang kanyang component or itong kanyang ICM. Ito po ang tinatawag na 2-in-1 na Mitsubishi J152. Kung mapapasin nyo, parang single module lang siya, pero built-in po to. Nandito na ang parser, nandito na rin po ang ICM, built-in siya. Okay, ito po ang para sa mga Mitsubishi Syncet. Ngayon ang gagawin lang po natin dito, tignan natin kung siya po ay active or busted. Tulad ng dati, dito po tayo titingin, dito siya magsisend ng spark. Okay, tatap po natin kanyang connection. Tulad ng dati, ang positive po nito, ang mga hapon po, ang positive po nila ay black. Kung mapapansin nyo, kulay black po ang positive niya, na may stripe na white. Okay? And then, ang negative niya, ito pong kulay blue. Yan, ang layo sa mga polarity natin ng hapon. Ano? Sa atin, red and black. Ang black sa atin ay negative. Sa kanila, ang black nila ay positive. Okay? Tignan mo. Tignan nyo. Okay? Kakaibang Japan. Positive. Black pala sa kanila. Anyway, lalagyan po natin ng negative. Or natawag natin zero ground or body ground. Ayan. Takpo natin yan. Okay? Ayan po, nakakonect po yung mga tatlong wire pati yung body ground. Pipihit po natin yan. Kung magsisend po siya dito, dapat meron po siyang isisend dyan. Okay. Wala pong malabas dahil hindi pa naka-switch ang tester. Okay. Tester on. Okay. Spin. Yun. Kinig niya yan. Meron po siyang nag-spark dito. Ganyan lang po i-test ang Mitsubishi Lancer na 4G13. Yan, nakikita niyo. Active po siya. Okay. Mga carburetor type po kasi madali pong i-test yan. Hindi po tulad ng mga EFI na napaka-daming connection nila. Ang carb plate po, madali pong i-check yan. Okay. Ngayon, nakita natin siyang gumana. Ganito na lang po yung ating magiging setup or gagawin pala. Tulad po nito, i-disconnect natin ang kanyang ICM. Dahan-dahan lang po kasi ito, nakadali na ako dati nung hindi pa siya kabisado. Pagtanggal o pagkalas na dapat isasalubungan ng isang pangkontra dahil umaangat po yung ito yung base niya
dapat po isasalubungin yan yung electrical lapad. Ayan, haharangin natin yan. Ayan, ayan. Kasi kung di po natin naharangin yan, pupuklapin po niya, kaya para hindi po madisporma yung piyasa, diba? Kasi po ito, pag hindi natin aangat din po yan, mayuyupi. Okay, sa kabila, ito po para may konting kaalaman lang kung paano po magtanggal. Hindi po basta tinatanggal dahil nakakadala po ang 4G13 Mitsubishi singkit. Ito po lagi ang problema dyan pag yun may nagagawing customer. Alam ko na nadali nila itong module, maalog na yung terminal eh. Yung mo ganyan lang o yun o. Simple lang po, pero dapat pipigilan nyo kasi parang nakapatong lang kasi ito o. Kakala nila pag hinila, yun, bali na po yan. Sasama po yung bituka ng electronic sa mismo loob ng ICM. Nyari na, madidisconnect na po yun, masasayang po ang module. Imbes na gumagana, yun, baga sa ano, nasira ba ng nakialam. Ganun lang po. Kaya ito, pinakita ko yung video na to para kung titignan kung paano kakalasin. Napakasimple lang, pero napaka delikado rin yan. Yan mo, tatanggalin mo lang yung connection. Siyempre, sino bang naman mag-aakala na hihilain mo lang eh. Paghila mong ganun po yun, sasama po ito. Pasahin nyo, wala na, hindi nyo na mapapagana dahil yung connection niya, sasama rin po. Mahuhugot sa loob po yun. Dahil ito pong ICM na to or module, ay built-in. Opo, ganun po yung ang module na to. Baga sa ano eh, disposable ang dating po ng module na to. Hindi po siya repairable. Sinubukan ko na pong buhayin ng mga dating ganitong naging problema. Wala po akong matumbok na component na may kuwani transistor. Wala po siyang kakompatible na pyesa. Kaya nangyayari po dito, replacement po kagad siya. Kaya yung mga nagbabalak na magkalas ng ganito, ingatan lang po. Yun lang po lagi ang problema niya. Yung sa dalawang pin na to. Ingatan nyo kung mahila yan. Ang paglalabas po nito, medyo mahirap din. Siyampuan lang din. Ginaganyan ko lang yan. Sabay pihit sa reactor wheel. Galaw-galaw para makita. Ay, bumalik uli. So, sana bang sinisuwing ko lang siya. Yan. Oh, hirap talaga yung labas nito. Sakto-sakto lang kasi. Pihit, yun. Diba? Ayun lang po. Ang technique ng pag... Kung gusto nyong magpalit ng pyesa kung sakaling masiraan kayo, ganun lang po. Kahit kayo lang po, kaya nyong palitan kahit hindi nyo na i-diagnose. Pag napansin na wala na siyang current yung lumalabas sa mga spark plug nyo, pero try nyo rin i-check muna yung ignition coil. Kung ayos yung ignition coil, saka nyo na palitan nito. Bili lang po kayo sa mga auto supply. Kahit na hindi nyo na po dalhin sa akin, mga taga Pampanga. Halos yung nakagawa po tayo ng video na parang basic lang ang dating. Tulad po yan. O. Hindi po tulad ng mga nakikita nyo na unang video po. Mga titindi pong distributor po yun. Hindi po basta ginagalaw din yan. Ito mga ganito, okay na kahit na ito sa inyo na masasakyan. Sundan nyo lang po yung mga step na pinakita ko lang kung ano yung dapat ingatan at iwasan, kung ano yung dapat dahan-dahanan, di ba? Kaya po, pagkita ko na itong Mitsubishi Lancer na pang singket na G153 module. 2-in-1 built-in po ito. Okay, ito yung kanyang housing. Kaya po muli si Beach at may pinakita ng isang review tungkol sa Mitsubishi Singkit Lancer. Salamat!